Sa bidyong ito ay sasagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Kamusta na ang mga kabataan ngayon? Ano ang kanilang mga pinagkakaabalahan? Ano ang mga pangunahing problema na kanilang kinakaharap? Ano ang karaniwang nakakaapekto sa kanilang pag-aaral? At ano ang tugon ng kanilang mga magulang ng paaralan, ng barangay, at ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral? Unang tanong, kamusta na ang mga kabataan ngayon? Ang mga kabataan ngayon ay may iba't ibang kalagayan at interes. May mga kabataan na aktibo sa social media at teknolohiya. At may iba naman na mas interesado sa musika, sining o iba pang mga aktibidad. Ang kabataan ay nasa iba't ibang landas ng paglaki at pagkatao. Number 2, pinagkakaabalahan. Ang mga kabataan ngayon ay karaniwang abala sa kanilang mga pag-aaral, mga extracurricular activities, pakikihalubilo sa kanilang mga kaibigan, interes sa musika o iba pang mga hobby, paggamit ng teknolohiya tulad ng social media platform. Number 3, pangunahing problema. Ilan sa mga pangunahing problema na kinakaharap ng mga kabataan ay kawalan ng oportunidad sa edukasyon, kahirapan, isyu sa kalusugan, kalusugang pang-mental at pang-pisikal, paggamit sa pinagbabawal na gamot, bullying at iba pa. Nakaka-apekto ito sa pag-aaral. Marami makaka-apekto sa pag-aaral ng kabataan. Ilan sa mga ito ay kakulangan sa access sa edukasyon, kakulangan ng mga resources sa aralan, kahirapan, kawalan ng motivation, mga suliranin, pangkalusugan, katamaran at iba pang mga panlabas na elemento tulad ng mga problema sa tahanan o sa pamilya. 5. Tugon ng mga ahensya. Ang mga magulang, paaralan, barangay at pamahalan ay dapat magtulungan upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang mga ito ay maaaring magbahagi ng mga programa para sa mag-aaral, mga scholarship, mentorship, programs, pangangalaga sa kalusugan, pagpapalakas sa sistema ng edukasyon, at pagbibigay ng suporta sa mga pamilya.